Good morning mga totoo mga Inday. Kaway kaway. Yan, sa umagang ito, andito po tayo sa Kapatagan, Digos, Davao del Sur. At kasama natin ngayon si Sir. Sir, ano nga pangalan mo, Sir? Junjun Jama. Si Sir, kasama po natin ngayon si Sir Junjun Jama. At feature po natin ngayon dito yung upland na spring onion o itong dahon ng sibuyas dahon. Ayan, kasi nakita namin dito sa gilid ng daanan, sobrang ganda at sa sobrang laki ang tataba na kung makikita nyo, ito yung mga produce nila. Ayan, so magtatanong tayo kay Sir Junjun kung gaano kaganda ang kitaan nito at kung mahal, kung ano ba, kung ang pag-aalaga ay mahirap ba. So ayan, Sir Junjun, Sir, ano ba yung ginagamit natin sa pagtanim nito, Sir, sa itong dahon ng sibuyas dahon? Itinang manok. Chicken dung. Itong yung ginagamit sa pagtatanim. Oh. Ito ba, Sir, yung sibuyas dahon ay seeds din ba? Hindi. Yung ano, yung puno. Ah, okay. Ito yung puno. Ayan, kunin mo sa sample natin. Ito yung puno. So yan yung puno ang ginagamit. Tatanim. So ang pagtatanim nito, Sir, ay isa-isa. Hindi. Ito ganito. Ayan. Dalawa. So dalawa. Dalawa, isa sa bawat patanim. Bawat, okay. Bawat, ito, Sir, sa area mo nito, Sir, gano'ng kalawak ito? Ah, wala lang ano to. Isang hektarya. So, isang hektarya, walang isang hektarya. Pero ang mga tanim nyo po ay sibuyas dahon at ano pa? Carrot. Carrots, tsaka carrot din doon, kabila. Kabila. Ayan. Itong area nyo po sa sibuyas dahon ay gano'ng kalaki? Kunti lang to, wala man itong 1/4. Oh, so sa mga 1/4 ang hektarya itong tanim na taniman ni Sir sa dahon sibuyas. At yung iba ay tinaniman mo ng carrots. Oh, carrots. Ayan, so paiba-iba dito kasi sobrang ganda po ng lupa dito sa Kapatagan, no? Road papuntang Mansala, no? So ang gagaang ano po, ang sekreto nito talaga, Sir. Pag nagtanim kayo nito, ito, kasi sobrang laki, sobrang ganda, no? Ayan. Sir, chicken dung yung ginagamit natin sa pagbabasal. Oh, ayan. Tapos pagtanim natin isa-isa, Sir, ilang days yung interval ng abono. Nag-abono ba tayo dito? Nag-abono. Pwede gaano marami. Kunti-kunti lang. Kunti-kunti lang, so nagtayo ako. 10 days lalagyan ng abono. Ayan. So ito, pag halimbawa nakalagay na natin yung land preparation tayo, nilagyan ng chicken dung, tapos ilang days bago tayo magtanim, Sir? Paglagay ng chicken dung. Mga 2 araw. 2 araw pwede na taniman. Pwede na. Ayan. So ganito kalaki, Sir, mga 1/4 hectare, mga ilang puno ang tinanim natin dito? Ano, mga 40 bandol ata to, bandol. Ah, so sa isang bandol mga ilang kilo 'yon? Mga 8. 8 kilos din. So mga sa tingin niyo po, mga ilang pieces to dito, ang ganito kalawak? Ah, hindi mabilang. Hindi mabilang, ano, libo-libo. Marami to. Ayan, so okay, dalawa, isa. Hindi mo naman mabilang to eh. So 8 bandel ang ano? 40 na bandel. Sa bawat bandel, magkano bilhin nyo, Sir? Kukuha ng ano yan. Kung maganda yung tubo, katulad nito, mga 300 bandol pag harvest na. 300 na bandol. Sa 40 bandel, magiging 300. Aba, ang galing, magandang kitaan yun, ano? At Sir, after nag-transplant tayo, di ba 2 days, paglagay ng chicken dung, after transplant natin, mag-aabuno, kailan tayo mag-aabuno, apply ng abuno? Ano? 2 weeks. So after 2 weeks, 14 days. After 2 weeks, mag-aabuno. Anong inaabuno nyo, Sir? Urea. Urea lang, ayan, urea. Urea tsaka winner. Urea tsaka winner, ayan. Tapos, ang interval nun, Sir, after 14 days, nag-abuno tayo, anong susunod na interval natin sa pag-abuno? Ano nga pa rin, abuno pa rin. Anong araw? Mga 2 linggo pa rin. Every 2 weeks. So, ilang beses tayo mag-abuno? Tatlong beses. Ilang days ba itong, Sir, harvest? Isa't kalahating buwan pa ito eh. Isa't kalahating buwan, harvest na. Aba, maganda. So yan ang maganda, mga totoo mga Inday. So ito, Sir, ang puhunan mo nito ay 40 bundles. Sir, sa 40 bundles, magkano bili mo nung per bundle? Yes, sarili ko itong similya eh. Aba. Ganito, nag-iwan ako ng ano, tapos tinanin ko naman. Hindi ko inubos pag ano, ibinta. So pwedeng ibalik-balik siya? Walang F1, F2, ganun, wala? Wala. Oh, maganda. Matagal na itong similya to? Matagal na, pabalik-balik lang. Talagang nag-iwan ako, di ko ibinta lahat eh kasi tanim ko. Kasi iba talaga yung ano niya, yung ano niya, no. Yung bunga niya, Sir, no. Ay, yung tawag nito, yung kasi green leafy siya, wala masyado. So every 15 days. Ayan. Uh-huh. Every 15 days yung pag-aabuno. Uh-huh. So tapos, Sir, 45 days harvest na. Ayan, so maganda pala. Sir, sa mga ano naman, sa mga insekto, mga fungus, ano yung mga na-encounter natin dito? Yung mga ano,
yung daitin, ganyan, tapos yung pang-uod, yung insecticide. Insecticide, yung pang-uod. Ano yung usually na pa-problem natin sa insekto dito? Prebaton yung ginagamit ko. Prebaton. So every day, ilang araw ka nag-spray ng Prebaton? Ano? Pag marami na talagang uod, gamitan ko ng Prebaton. Oh. Maraming uod. Pero kung wala pang anong uod, hindi ko pa na-spray ng Prebaton. Ah, so depende lang. Mga side lang. Fungicide. Kasi ito, battery kasi siya. So ang problem nito, fungicide. So dito sa Ramulan palagi. Oh, yun ang pang-pano ng dahon niya. Kasi pag hindi mo i-spray, masira yung dahon eh. Sir, anong fungicide na ginagamit nyo dito? Yung Daitin, tsaka Zebra. Daitin, tsaka Zebra. Ayan, so yun mga... So, ang pa-application nun, sir... Ginagamitan ko rin yung Cabrio to. Cabrio, o yun. Ano ang application mo nun, sir? Sa paglagay mo dun sa Cabrio or yung Daitin? Every lang, anong araw ka nag-apply? Ano, isang linggo. Once a week? Once a week. Once a week nag-apply, ayan. So, yun, mga totoo, mga Inday, ha? Ay. So, maganda, sobrang ganda. Ano pa ba? So ayun sir, sa isang knapsack sprayer, ilan yung nilalagay? Sa yung Prebaton. 10 ml lang. So yun. Yung Zebra, isang sala ng sprayer. Isang sala ng sprayer. Zebra, ano yun siya? Fungicide din? Oh. Zebra, isang salaan ng knapsack sprayer. So yun, maganda. At ito sir, magkano yung ginastos mo dito sa 1/4 hectare mo? Wala man lang doon 10,000. So yun ha, walang 10,000, pero magkano yung kinita mo sir sa tingin mo? Kikitain mo dito? Mahal, malaki yung kitain mo pag mahal. Pag mahal. Sa ngayon sir, magkano? Kung tag 500, abot ng 150. 150,000? Oh. Ang gastos mo? Ang 300 bundle data to? Aba, sa 1/4 hectare, 300 bundles. Hmm. Pero ang gagastosin mo lang doon, 10,000. 10,000. Ayun. Saan mo na yung ano? Tapos ang kikitain mo, pag nag 500 ang per bundle, ay 150,000. Oh. Pero ngayon 200. 100, 180, di parehas. Okay. So magkano yung kikitain mo dito sa 300 bundle? Higit pa yung lang. So 20,000. So may kita 20, din. Perfect, ganun. Oo, may kita. Depende yung di pareharo yung yung presyo. So ayan, mga totoo mga Inday, no? So ibig sabihin, pag 200 ang per bundle, so pag 300 bundle, nako, aabutin 20, 60,000 ang kikitain ni sir dito. Parang kikita ka pa rin ng 50,000 kasi yung puhunan mo 10,000 lang. Sir, ano ba yung kaibahan nitong upland na sibuyas dahon kaysa sa lowland sa tingin mo, sir? Sa lowland yung sa mga flat area, yung sa mababang area. Di iba, iba sa ano eh. Mas maganda yung ganito kasi yung mababa yung patag, oo, yung ganun. Oo. Iba kasi yung tubig di ganun ano eh. Ayun. Di katulad nito yung ganyan. Yung slope ang area, yung tubig hindi makastay. Ayun, no? So yun ang pinaka-advantage niya. Kasi pagka ang tubig mag-stay dito, magkakaroon siya ng fungus. Masira yung tanim. Ayan, so fungus yun. Tandaan nyo mga totoo mga Inday, ha? Ito ang very sustainable to pagka nagkaroon, nagkataon na medyo taas ang presyo, ano? O yan, so mula dito yan sa Kapatagan. Ganito kaganda yung mga produce nilang mga crops, ano? Ayan, no? Tingnan nyo. Ayan, sobrang ganda. Sobrang laki. Tsaka ang bigat. So, sa 8 kilos, ayan, ang bentahan dito ngayon nasa 200 pesos. 8.5 kilo sir. So ayan, so marami tayo. Sir, ano masasabi mo sir sa mga future farmers natin sir na gustong mag-farm din? Ano ba yung mga gusto mong sabihin sa kanila sir? Yung pagtanim lang, alagaan din. Alagaan. Pagtanim. Kung hindi mo alagaan, wala. Ayun. Alagaan, masihira lang yun. So yun, mga totoo mga Inday. Mula yan sa mga farmers, no? Talagang sinasabi nila talagang alagaan mo yung mga tanim mo at mahalin mo ng mabuti para mamahalin ka din nila sir. Bibigyan ka nila ng magandang ani. Ayan. So, yun mga totoo mga Inday. At least, meron kayo natutunan mula dito kay Sir Junjun dito sa Kapatagan, no? Digos, Davao del Sur. At, sir, maraming salamat sa iyo, sir. Happy farming. Kaway-kaway po tayo sa camera, sir. Ayan. Maraming salamat po.